Hi everyone! Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay ang isa sa mga games or online teaching games na pwede nating gamitin sa ating mga students para hindi sila mabori or before our class or at the end of our class pwede natin itong gamitin. So ito ay tsak na magiging funny para sa kanila at hindi sila mabobored. So mamamotivate silang mag-aral or makinig sa ating discussion. So, ito yung tinatawag natin na Bamboozle. Kung familiar kayo sa Bamboozle, mamaya ituturo ko sa inyo ang Bamboozle, kung paano gamitin, at ang yung tinatawag natin na scavenger hunt. O, siguro mas familiar kayo dun sa scavenger hunt. At saka ang puzzle or yung buga. Yan, pwede natin yung gamitin sa ating online class. So, makinig lang kayo at sundan at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you! Okay, ang isa sa pinakasikat na ginagamit ngayon sa online class games or motivation ay yung tinatawag na scavenger hunt. Yan, ang scavenger hunts ay napakadaling games yan para sa ating mga students sa ating online class para ma-motivate sila para magkaroon sila ng sigla sa ating before ng ating klase ay ang scavenger hunt. So, ano yung scavenger hunt? Yan yung maghanap lang sila ng things sa inyong house. For example, ang subject ninyo is English about soft and hard for kung preschool yan or elementary. So, you are going to ask them to find something in their house, something soft. Then, give them time, for example, 20 seconds, 30 seconds. Then, you're going to ask them what objects they have. Or what is the object they found in their house that is something soft. So, depende yan. Kung mat naman, pwede nyo silang paghanapin ng, for example, find five round objects, two rolling tissue, three pieces of apples. So, pwede kayong magpahanap ng anything na pwede count. Okay. Then, tatawagin nyo sila isa-isa. Then, ask them kung ano yung mga objects or ipapakita nila kung ano yung mga nakita nila. Then, pwede mong ipa-count sa kanila yung mga objects na yon. So, dapat may time limit din kayo sa inyong pagpapagames. Then, the second one is tinatawag natin na Bamboozle. Alam nyo ba yung Bamboozle ay isa sa napakadali rin na games para sa teachers and para sa students. Pwede kayong gumawa ng sarili ninyo at pwede rin kayong maghanap sa internet. So, ang Bamboozle, search lang natin sa Google. Bamboozle. Yan, Bamboozle game. Yan. Ito yung Bamboozle game. Pwede kang mag-log in dito. So, i-click lang natin tong games. Ayan. So, pwede kang mag-search ng topic. For example, poll about sports. So, pwede rin to sa PE. Ayan. So, ito yung pwede mong i-search yung sports. Ayan. Napakaraming games na dito about sports. Or pwede ka rin gumawa ng iyong sariling games. So, madali lang gumawa niyan. Okay, for example, itong piliin natin itong sports quiz. Ayan. Then, ayan. Then, for example, ito pinili natin. Click lang natin itong play. Then, yung teams, kung gusto nating dalawang team sila, girls and boys, pwede nating ipiliin tong 2. Then, kung gusto nating individual, isa-isa natin silang i-ask, pwedeng 1 lang. Kung 3 teams, pwede rin 4. Then, piliin natin tong questions only. Pwede rin naman classic or classic junior. So, dito lang tayo sa quiz only. Pwede mo nga rin itong gamitin as a formative exam sa kanila. Then, halimbawa, team 1. Isa lang yung pinili mo, team 1. Walang kalaban. Kalaban nila ang isa't isa. For example, tinawag mo si John. Okay, John, will you please choose your favorite number?
So, pag pinili niyo tong 7, so this is the question for John. What sport is this? So, pag nag-answer na siya, then that's the time you're going to click this check kung tama ba yung answer niya. Golf. So, pag tama yung answer niya, click nyo tong okay. Yan. Then, meron siyang 5 points. Then, another students, tawag ka pa ng isa pang estudyante, then, papipiliin mo sila ng number. For example, 9. Okay. What sport is this? Then, pag sinabi niya, for example, sabi niya, tennis. Check natin kung tennis nga. And table tennis or ping pong. Pag tama yon, consider nyo na lang yung tennis, okay nyo lang. Pag mali, pag oops, okay, magkakaroon ng X sa kanya. So, sa ibang ano rin, pwede namang pumili tayo ng iba. For example, piliin natin ay English. And English. He, him, his. Yan. Paggamit ng he, him, his. Okay. So, pili tayo ng isa. Okay. 2 teams. Quiz only. Yan. 2 team. Sa 2 team, sa isang team muna, papipili natin siya ng number. For example, 6 ang napili ng isang team. Peter pick up blank lunch and left for school. Peter, ano siya? Let's check. Okay. Pili sila ng numbers. For example, napili nila is 8. So, I enjoyed listening to blank last week. So, yung the song. So, ano yung kanyang, is it 8? Okay. So, pag tama, okay. So, may 15 points ang team 1. So, team 2 naman, pipili sila ng numbers. For example, 2. The house is blank house. Kati ang pinakang clue. So, ano magiging answer niya? The house is blank house. Is it his, her, or it? Okay, her. Kung tama ang sagot nila, okay. So, he got 15. They got 15. Then, another team. Pipili ulit, magazine ang clue. So, is it her, his, or it? Pag nagsagot sila ng her at mali yun, check natin. Oy, them pala yun, them. So, oops. Yan. Okay, yan. So, yan yung bamboozle. Kaya, napakadali lang yan. Pwede ka rin namang mag-create ng iyong games, my games, make game. So, pwede kang what is it called, pwede mo lagyan ng title, about, then kuha ka ng image, then pag karoon ka ng title, matinik. Ayan. Answer the question. Make games. Then, kukuha ka ng file. So, dito yung question. For example, yung nasa picture, yung question mo is, how many things is in the pictures? So, magka-count sila. Mat kasi yung lesson mo. Then, kung 15 points yon, kung lalagay mong 20 points lang, 10 points, then, for example, ang answer dun is 8. Then, hahanap ka ngayon ng picture. Dapat naka-ready ng picture mo, yung kinuha mo sa Google. Then, saka mo isi-save. So, yun lang yung ano natin, paggawa ng games.
So, ang next natin, yan, ang number 3 natin ay ang Buzzle Online Word Search Game, yung puzzlewords.com. So, click lang natin yan. So, ayan. So, meron dito nga puzzle words sa mga letters. So, pag sinow nyo yan sa students nyo, so you were going to ask them to find the words as many as they can. So, kailangan lang magkakatabi yung letters. Then, may mga points yan. Then, sa kanyo i-check. For example, ayan, lace. Lace. So, merong lace. For example, dame. Merong dame. Plus one. For example, pwede mo siyang i-shuffle yung mga letters. So, isushow mo to sa inyong Zoom meeting sa kanila. Then, you're going to ask them to write the words as many as they see dun sa puzzle. So, pwede nila isulat niya sa kanilang notebook or sa kanilang whiteboard. So, pwedeng easy, pwedeng hard, yan, extreme, depende sa depende sa inyong class. That's all for today. Huwag natin kalimutan, scavenger hunt, bamboozle, and the boogle sa puzzle.word or puzzlewords.com. Yan, pwede natin gamitin yan as formative test or as motivation sa ating estudyante at the end of our lesson or before our lesson.